Davis holding professional record. 17 wins, 2 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, presenting the Pride of Ireland and the number 3 ranked featherweight fighter in the world. The Notorious Conor McGregor. Isa sa pinakamalaking pangalan kapag ang pinag-uusapan ay combat sports, specifically sa mixed martial arts o MMA. Nakilala sa buong mundo dahil sa galing, lakas, talino at syempre sa lakas nitong mang trash talk. Lalo pang nakilala noon ngang manakout nito si Jose Aldo at Eddie Alvarez na kapwa malalaking pangalan sa UFC. At nang talunin nga ni Conor McGregor ang dalawang ito ay nakamit niya ang magkasunod na belt. At take note guys, kauna-unahang tao si Conor na nakasungkit ng belt ng magkasunod. Mga mahal kong manonood, pag-usapan natin ang kwento ni Conor McGregor. Paano nga ba ito nakilala at ano-ano ang pinagdaanan nito sa buhay? Pero bago ang lahat ay inaanyayahan ko po kayo na i-click ang subscribe button at syempre i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa paglabas ng bago nating mga videos. Si Conor Anthony McGregor o mas kilala bilang The Notorious ay ipinanganak noong July 4, 1988 sa Crumlin, Dublin, Ireland at anak ni na Tony at Margaret McGregor. Si Conor ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya, ngunit naging pursigido sa buhay, kaya nakamit ang mga bagay na meron siya ngayon. Siya ay isang professional mixed martial artist at boxer sa kasalukuyan, ngunit noong kanyang kabataan ay mahilig ito sa paglalaro ng soccer, hanggang hindi naglaon ay nagustuhan ito ang pagbaboxing. Sa edad na 11 ay membro na si Conor ng Crumlin Boxing Club hanggang sa edad na 17. At napanalunan ng Dublin Novice Championship sa mga panahong iyon. Sa panahon ng kanyang kabataan, ay nakilala niya ang tao na magbibigay sa kanya ng halos lahat ng kanyang nalalaman pagdating sa MMA. Ang nakakatuwa lang dito ay hanggang ngayon ito pa din ang kanyang coach at ika niya sa isang interview ay hindi daw siya kagaya ng iba na papalit-palit ng mga coach sapagkat malaki ang tiwala niya dito. At ito ay walang iba kundi si John Kavanaugh. Nagkakilala sila matapos bumisita sa isang gym na pagmamay-ari ni John, si Conor. Noong pagbisita ni Conor ay tinalo niya agad ang dalawa sa mga magagaling na fighter ng gym na iyon. Sa palagay ni John ay parang sobrang seryoso ni Conor sa mga panahong iyon. At wari niya ay parang gusto lamang nito ang makapanakit. Sabihin na nating parang gusto lamang nito ng gulo. Pero hindi naglaon ay nagkaroon sila ng magandang usapan at nangako si Conor na magte-training ito sa kanyang gym para matuto pa. Hindi naging madali ang lahat sa batang Conor sapagkat kailangan nitong magtrabaho para makapag-aral. Ganun pa man kahit mahirap ang buhay ay nanatili ang kagustuhan nito sa larangan ng MMA. Kahit pa 12 hours si Conor sa trabaho, nagagawa pa din ito ang mag-training. Sa hirap ng pinagdaanan ni Conor ay swerte niya dahil nakilala niya ang babae na magpapatibok sa kanyang puso. Ito ay walang iba kundi si Dee Devlin. Kung sa pelikula ay may mga pagkakataon na hindi pumapayag ang mga magulang nila sa kanilang kagustuhan, ganito din ang nangyari kay Conor. Dahil noong napagdesisyonan ni Conor na maging full-time sa gym at isakripisyo ang kanyang trabaho, ay hindi pumayag ang kanyang mga magulang. Sinabi na lang ni Conor sa kanyang ama na, "You'll be sorry when I'm a millionaire." At wika pa nito ay sa edad na 25 ay magiging milyonaryo na daw siya. Talagang sobrang paghanga ko sa tao na ito. Kahit pa hindi maitatangging may kayabangan talaga ang kanyang mga prediksyon. Ngunit marami naman sa mga ito ay natupad niya. March 8, 2008 ang una nitong laban at ito ay ginanap sa London. Sobrang saya ni Conor dahil nanalo siya dito sa second round via TKO. At dahil nakitaan ng galing si Conor ay nagkaroon pa ito ng madami pang laban. At ang naging standing niya dito ay 4 wins 2 losses. Nagkaroon man ng dalawang talo. Naging daan naman ito para magsunod-sunod ang kanyang pagkapanalo
at nagsimulang makilala sa buong mundo. Sa katunayan ay pagkatapos ng anim na laban na iyon, ay 8 beses sunod-sunod-sunod ang kanyang pagkapanalo ng walang patlang. April 6, 2013, ang kauna-unahang laban ni McGregor sa UFC. At nakalaban niya si Marcos Brimage. Nanalo si Conor dito sa first round via knockout. Unang salang pangalang nito ay nanalo na ito ng knockout of the night at nakuha ang premyong $60,000. Sobrang humanga si Dana White kay Conor sa gabing iyon dahil sa ipinamalas nito. Ika pa nga ni Dana White ay parang 100 times na daw itong lumaban sa octagon na parang animoy gamay na nito agad. Nagtuloy-tuloy pa ang ipinakikitang galing ni Conor at nanalo ng 5 beses at 4 dito ay hindi umabot ng 3rd round. Sa mga panahong ito ay tinalo niya si Chad Mendes. Dahil dito ay nagkaroon ng tsansa si Conor na makakalaban ng champion na si Jose Aldo. Sa mga tunay na fans ni Conor McGregor ay alam ko na alam nyo na sobrang gusto ni Conor na makakalaban si Aldo. Katunayan sa isang laban ni Conor, matapos nitong manalo ay tumulon pa ito papalabas ng octagon para lang hamunin ng champion na si Aldo. Mayabang si Conor at alam yan ang lahat. Pero kaya niyang panindigan ng kanyang kayabangan. December 12, 2015, nang makalaban ni Conor si Aldo, ang pangyayaring ito ay hindi inasahan ng lahat. Sapagkat knockdown si Aldo sa unang suntok ni Conor at makalipas lang ng ilang segundo ay natapos na agad ang laban. Na-knockout ni Conor McGregor si Aldo ng 13 segundo pa lamang. Na siya namang ikinagulat ng lahat. Matapos ang labang ito ay nakita ng tao ang pagiging humble ni Conor. Nang sabihin itong gusto pa sana niyang mapatagal ang laban, kaso lang natapos ito ng maaga. Ang pagkapanalo kay Aldo ay isang malaking karangalan at syempre kasikatan para kay Conor. Alam niya na matapos ito ay dadami pa ang kanyang laban at makakatunggali ang mga sikat sa larangan ito. So guys, bibitinin ko muna kayo dahil magkakaroon ako ng part 2 sa videong ito. Mahaba kasi masyado kung gagawin kong isang video lang ang buong kwento ni Conor McGregor. So guys, yung gustong magpa-shoutout ay maaari lamang pong i-comment nyo na lang sa baba. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Pero kung may mga topic na gusto ninyong mapag-usapan natin sa future, ay huwag kayong mahihiyang mag-comment down below. Salamat sa pakikinig, sa susunod muli at paalam.